pangit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang atid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Ngayon po ay unang Biyernes sa buwan ng Setyembre. Ating pong ipagpasalamat ang biyaya na tayo'y nakaparito sa pambansang Dambana ng ating pong Jesus Nazareno. At kung hindi man ay nakatunghay ngayon sa ating mga tahanan, sa ating opisina, upang sama-sama nating ipagdiwang ang ating debosyon sa kamahal-mahalang puso ng ating pong Jesus Nazareno. Patuloy po nating ipagdasal ang ating mga kababayang apektado ng patuloy na bagyo at baha, ang kaligtasan ng mga naglalakbay, ang kagalingan ng mga may sakit, ang tagumpay ng mga master electrician at electronics engineer sa kanilang pong board exams, ang mga naghahanap trabaho, at tayong lahat sa ating mga intensyon at pasasalamat. Upang sama-sama tayong muling mabiyayaan ng Panginoon, hingin natin sa Kanyang kapatawaran sa pag-amin natin ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ni Jesus na iyong anak ang krus at kamatayan. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito rin sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong kalooban, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Jesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan.
Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad ng inaasal na mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyurakan ninuman ang karapatan ng kanyang kapwa ni pupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo, noong pa at mahigit at mahigpit na ibinabala, parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Karyan niya'y tapat at saling sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Iyong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang lahat ng namumuhi sa masamay, mahal ng Diyos, at siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat na pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso'y magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain, at sa puhon ay iukol ang papuring walang mali. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na buong mahal. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal.
Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila ay hangal at ang lima'y matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo. Agad nagsipagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga at samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at naipinid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, wika nila, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit tinugon sila, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang oras at araw ng pagdating. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpasyang magpunta sa Quiapo ngayon pong first Friday of the month of September at idiniklarang walang pasok sa opisina, public government offices at sa lahat po ng paaralan sa ating Kamaynilaan. Parang ako ay nagkakaroon ng kaisipan na para gumanda ang panahon, dapat ideklarang walang pasok. Kasi ang ganda ng maghapon, di ba? Makulimlim, walang ulan, at dahil dito ay nagkaroon tayo ng pagkakataong magpunta ngayon dito sa pambansang Dambana ng ating Poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang mahal na Poon. Siguro ho'y isa ang ating damdamin na nakitang napakaganda po ng ating sanktuaryo ng pambansang Dambana. Patuloy pa po ang pagsasaayos at narinig ko po na sa isang linggo tapos na po ang lahat ng pagsasaayos dito sa sanktuaryo at balik na sa kagandahan at malinis ang magiging mas malinis, maliwanag ang ating Dambana ng Poong Nazareno. So marami pong salamat, walang masyadong ulan at tayo naririto ngayon, first Friday of the month of September. Napakaganda po ng ating ebanghelyo mula kay San Mateo na tiyak narinig na po natin ng makailang ulit. Kasi pag sinabi hong 10 dalaga, 5 ay matatalino at 5 ay hangal. Matik na yung 5 matatalino nakapasok sa bulwagang pangkasalan samantalang yung hangal ay hindi dahil kinailangan pa nilang bumili ng langis para sa kanilang aandap-andap na mga ilawan. Now, ano ho ang nais nitong ipaalala sa atin? Isa lang ho ang isang bagay na nakikita kong paalala sa atin. Hindi lang kamakailan, medyo matagal-tagal na rin ho, narinig o nasasabi ho natin o na-encounter natin yung salitang sakto lang. Sakto. Diba? No. Pag tinanong, okay ka lang, sakto lang. Meaning, okay lang, tama lang. Enough. Sakto lang. No? Masaya ka ba? Sakto lang.
May problema? Sakto lang. Well, it's a sign of contentment, in a way, satisfaction. Pero sa liwanag ng atin hong ebanghelyo ngayon, may kulang. Bakit kanyo? Ito ho ang kasalanan o pagkakamali ng 10 dalaga. Mother, di ba dapat yung 5 lang na hangal ang may problema? Kasi hindi sila nakapasok ng bulwagang pangkasalan, kailangan bumili. Kulang yung kanilang bitbit na langis. Wala silang pandagdag sa andap-andap nilang ulawan. Yung 10, yung 5 nakapasok. Meron ho akong ibang nakikita. Marami akong nakikita eh. No? Ang nakikita ko po, kung meron silang dagdag na dalang langis, lahat silang 10. No one is exempted. Lahat sila. Kung yung 5 matatalino ay mayroong pang dagdag na dalang langis, maliban sa kanilang nasa ilawan at dagdag pang higit sa kanilang bitbit to refill, edi sana'y nakapagbigay sila sa 5 hangal. Kaso sila ho'y tumanggi. Pasensya na ha. Kasi kulang na ito para sa ating lahat. Kasi dadagdagan pa namin mismo ang aming mga ilawan. Eh kung marami silang dagdag na dalang langis, nakapaglagay na sila ng refill sa kanilang ilawang aandap-andap, nakapagbigay pa sila sa 5 hangal. Di po ba? At yung 5 hangal, kung sila'y mayroong dagdag, hindi lang sapat yung dala nila na nasa kanilang mga ilawan, hindi na sana nila kailangan pang bumili at hindi na kailangan pang humingi. Do you follow? Dagdag. Sa Latin ho, in Latin, the word dagdag is magis. Magis. More. Magis. Hindi ho magic. Maka magic, sarap. Iba ho yun. Yun yung dinadagdag sa pagluluto. No? Para daw sumarap. Pero magis meaning dagdagan mo pa. More to what? More to good. More to goodness. Na pag sinabi mo nating dadagdagan ang kabutihan, hindi ang kasamaan. Yung kasamaan, natural, kailangan pong iwasan hanggang sa matigilan, matapos, matuldukan. Ngunit ang kabutihan, hindi sapat na sakto lang. What do I mean by that? Nagsimba ako ngayong First Friday. Sakto na yan. Nagsuot ako ng uniform ng mga deboto. Ihos, ihas. May ihas ba? Anyway, suot ako ng deboto ng Nazareno. Marami ho ngayon nang nagsusuot ng kasuotan ng mahal na poon. Pero alam niyo naman ang ginagawa. Nagwawala. To the point that they have been declared na dadagdagan pa persona non grata. Sakto na ba yung ginawa ko? Sakto na bang nag-online mass ako? Sa tingin ko po ay hindi. Dahil nais ng Panginoon, mayroon tayong baon pang ibang magagawa na dadagdagan pa natin ang kabutihang kaya nating gawin, hindi lang para sa atin, kundi lalo't higit para sa iba na nangangailangan din. Dahil kung wala tayong dagdag na baong kabutihan, ito po ang magiging dahilan upang tayo'y tumanggi at magkait sa iba. Di po ba? Ano ibibigay ko? Eh, kulang pa ito. Tama-tama lang sa akin. Pero kung tayo'y mayroong bit-bit na dagdag pa, di na tayo magkukulang para sa ating sariling pangangailangan, makatutulong pa tayo sa iba upang sila'y tulungan at nang sila'y makatulong pa sa iba. Ito ho
sana ang ating pagsikapang gawin. Dadagdagan ko pa ang lahat ng kabutihang magagawa ko pa. I will not settle for less. Para hong grocery, no? I will not settle for less. I will not be minimalistic. Father, English class ba tayo dito? Iba-ibang term yan. Eh, gusto ko lang kung kayo'y maging pamilyar. Baka hindi tayo sanay sa Filipino. Eh di, kaibiganin ho natin ang English. Kasi pag tayo ho'y minimalistic, sakto na yan. Okay na yan. Okay na yan. Pwede na yan. Tigil na natin to. Let's kill today. Tapos na. Pero ang taong hindi kontento, laging kulang dahil kailangan pang dagdagan ng kabutihan ang kanyang nagampanan. Ito ho ang ipinakikita sa atin ng mahal na Poon. Kung tutusin, ginawa na ho niya once and for all, minsan at pang magpakailanman. Minsan at pag magpakailanman. Minsan siyang nagbuwis buhay at yun ay pang magpakailanman ang bunga at epekto sa ating lahat. Ngunit hindi siya nakontento na ito'y sapat na para gawin niya noon at magpahanggang ngayon. Bagkus patuloy pa rin niyang pinapasan ang krus, hindi na ng kanya, kundi ang mga krus nating lahat. Ito ang pangako niya, di ba? Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan, at kayo'y aking pagpapahingahin. Anong ibig sabihin ni Lord ng Poon? Kukunin niya, bibigyan niyang tuldok ang ating kahirapan at kabigatan? Hindi. Ito'y kanyang papasanin kasama tayo. Ang minsang ginawa niya noon at pang magpakailanman ay patuloy niyang ginagawa ngayon dahil sa atin. Yung ginawa niya noon, dinadagdagan niya araw-araw para sa atin ngayon upang lahat ng ating kabigatan ay maging kagaangan. Upang ang ating mga krus na pasan ay maglapit sa atin sa Kanya na nagpapasan nito upang tayo'y tulungan. Kaya sana po, tulad ng ating mahal na po ang Jesus Nazareno, hindi ako maghuhusto, hindi ako makokontento sa minsang kabutihan na sakto na. Okay na yan. Kulang. Dagdagan. Dagdagan. Minsan nga ho, ako'y nakokonsensya eh, no? Nang tinuturo kong ito sa inyo. Minsan akong nagbigay sa isang lumalapit sa loob ng jeep. Bago ho dumating dito, may pumanik na naman at nanghihingi. Hindi ko mamasabi, naku, pasensya ka na. Nagbigay na ako doon sa nauna sa'yo kanina. Hindi naman sila magkakilala. Pero pwede ko bang dagdagan yung kabutihang aking naipakita sa iba na gagawin ko rin sa hindi nila kakilala? Kaya ko bang dagdagan ang kabutihan na magagawa ko pa sa iba? Tulad ng ginawa ng ating mahal na Poon sa kanila noon, na patuloy niyang ginagawa sa atin ngayon. Hingin po natin sa mahal na Poon na sana'y madagdagan pa rin ang ating kakayahang maghintay, madagdagan ang ating pag-asa, madagdagan ang ating pasyang gumawa ng mabuti, madagdagan ang ating pagpapasyang lumayo sa lahat ng tukso at masama, madagdagan ang ating pagpapasyang siya'y patuloy na mahalin at paglingkuran, upang sa karagdagang ito na ating pagsisikapang gawin, ito ang maglalapit sa atin sa Kanya at siyang magsasama sa atin sa pagpasok sa bulwagang pangkasalan sa langit na siyang ating tahanan. Di lang tayo makakasama ng Poon,
maisasama pa natin ang iba sa karagdagang ating taglay na ibabahagi natin sa lahat. Hingin po natin sa Panginoon, Lord, dagdagan mo pa. Lord, dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa. Nang sa gayoy, ako ang makapagbigay dagdag sa lahat ng wala pa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sabay-sabay nating ipagkatiwala sa Diyos ang ating mga kahilingan, ang ating tugon. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang simbahan, naway maunawaan ang mga tanda sa ating panahon. Atuwin ang mapalalahanan ng bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimensyon ng buhay. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga kabataan, naway manatiling umasa at puno ng sigla sa buhay, nawa ang kanilang matayog na adikain ang siyang maging katig nila sa pagsasakatuparan ng mga dakilang bagay sa buhay. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinaghihinaan ng loob at nabigo sa buhay, nuway huwag palalimin ang kanilang hinanakit at bagkos kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at may pagbabalik loob sa pananampalataya. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga yumao, naway makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Patuloy nating pagdasal ang kaligtasan ng mga naglalakbay, maging ang ating mga kababayang apektado ng bagyo at patuloy na pag-ulan at baha. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Kasihan mo rin, Panginoon, ng tagumpay ang mga naghahanap trabaho, ang lahat ng mga napilitang lumayo upang makipagsapalaran at nakikibaka sa iba't ibang karanasan at lugar. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Basbasan mo rin po ang mga electrical at master electricians na nakatakdang mag-board exam sa mga susunod na araw, ang mga mag-aaral sa pagbabalik eskwela, ang mga naghahanap trabaho, manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. At sa lahat sa aming may suliranin sa pananalapi, sa ugnayan at kabuhayan at kalusugan, mapasa amin nawa ang biyaya mong ipinangakong ibibigay, manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Sa katahimikan, buong kababang loob nating ipagkatiwala sa Poon ang lahat nating mga kahilingan. O Diyos, Amang makapangyarihan,
Ibinigay mo sa amin si Jesus bilang karagdagang patunay ng iyong pag-ibig na walang katapusan. Madagdagan din nawa ang biyaya mong sa amin ipinagkaloob noon paman at nawa ang aming pananampalatay higit na tumibay sa aming paghihintay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalag, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana, o sana sa kaitaasan, nagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sama-sama natin ngayong awitin ang panalangin tinuro ng Poong Jesus Nazareno sa atin. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin. Para na
kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo ang mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ang taong mapagmahal, may pag-ibig, walang kapaguran, paulit-ulit, di napapagod sa pagbibigay, laging may dagdag. Patunayan natin na tayo'y umiibig sa Panginoon, iniibig natin ang kanyang mga turo at halimbawa sa walang sawa at may dagdag na paghahatid kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na naaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang Panginoong walang sawang pinipiraso-piraso ang sarili upang hatian at idagdag ang pagpapala sa ating lahat. Mapalad tayong lahat na tutulad sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Music.
Nazareno. Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, sa hirap at usay ka'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at usay ka'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo.
sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa-isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiliyan. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at pambansang dambana ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, at muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesus Nazareno, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Patuloy po nating ipagdasal ang mga kababayan nating apektado ng pagbuso-bugsong ulan, parating na bagyo at baha, at gayon din po sa mga nagbigay na ng tulong at tambag, dagdagan. Sana hindi ho tayo makokontento sa isang pagbibigay, dagdagan ang kabutihang ating makakayanan upang higit na marami ang mabiyayaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Bukas po ay first Saturday of September, atin ding parangalan ng mahal na inang Maria sa kanyang kalinis-linisang puso. Magsimba po tayo bukas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga larawan at mga pangalang kanilang ipinagdarasal, at lahat ng kanilang mga intensyon ay bigyan mong katuparan, maging ang kanilang mga daladalang imahin at dasalan. Ang lahat nawang ito'y magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at patuloy na maglingkod sa Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Happy weekend po sa ating lahat. Sabay-sabay nating awitin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na kami. Niluluto ka na kami. Aral mo ang amin.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sagisad ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Okay, Nuestro.